ang kasabihan na may pera sa basura dahil isang mangangalakal, no, na senior citizen ang lumapit at pumunta habang siya ay naluluha na ibinenta ang isa sa mga nahalukay niya sa kabasurahan. Kung saan ito inilapit niya kay Boss Toyo na isa sa mga pinakamayaman na influencer and YouTuber dito sa Pilipinas. Isang gold coin nga at isang silver coin ang kanyang ipinakita kay Boss Toyo na siyang ibinibenta niya lamang ng 5,000. Sa halagang 5,000 dahil inaakala niya na ganun lang kaliit, no, yung value nung coin na kanyang dinala. Dahil nga, syempre, bilang isang mangangalakal lang po ng basura, ay hindi niya po ine-expect na ito po talaga ay magbibigay ng malaking pera para sa kanya. So, ikinagulat din ito ni Boss Toyo dahil nga medyo expert na rin si Boss Toyo pagdating sa mga gold dahil lang negosyo niya ay about gold. Kaya naman, nagpatawag din siya ng expert patungkol sa bagay na ito. Magugulat po tayong lahat. Hindi natin ine-expect na ito pong coin na ito, no, na dinala ng isang mga lakal at senior citizen na ito, ay ito palang magiging dahilan para po siya ay mag-uwi ng isang napakalaking pera. So, panoorin po natin ito. Gold ba to? Tingnan natin. Gold yan. Gold dyan? Paano pa nalaman na gold dyan? Sa lot pa lang. Yan natin na may silver. Mas ito silver ito. Naman to. No, mas malaki ito, di ba? Oo. Pero yung gold, tingnan mo. Parang di makita, meron ka mong ganon? Hanap tayo. Pero kahit di ko natingnan, alam ko gold yan. Tingnan pa. Paano kung peke? Yan, ipeke. Sige, tingnan natin. Ano to? Okay. Ito ay isang Krugerrand. Krugerrand. South African gold coin. South African gold coin. Sugod talaga yan. Ano siya, sinimulang gawin yung mga Krugerrand noong mga 1950s. So, ginawa siya ng South Africa para i-promote yung kanyang gold sa tsaka yung kanyang mint, gold mint. No? So, ginagawa ng mga tao dito, common siya. Common na gold coin to. Common na gold coin. So, pang-investment ito. Oh. Yung sabihin ko, ikaw, imbis na magtabi ka ng pera sa banko, mag-ano ka, pwede ka mag-invest sa gold. So, ito yung parang gold, ano, gold play. Yung, tiran ako sa inyo na ko, sabi yun, nakalakal lang daw. Possible ba na makalakal to? Pwede, kasi coins eh. Ang coins eh, nawawala eh. Ito. Diba, ikaw nga, may nabili kang coin. Ito. Ano naman yun sa? Mawaglit mo lang, wala na. Ito naman, Austrian Theresia Thaler. Na may date dito, nakalagay dito 1780. Oh. Pero hindi talaga yan yung date niya. Ah. Kasi hanggang ngayon, ginagawa pa to sa Austria. Ah, okay. So, parang mostly, parang commemorative na lang siya or ano tawag dito? Pang souvenir. Pero silver yan. Oh, silver. Silver, so, ang tanong, sir, ang pinaliwanag ng isang collectible coin item ang expert patungkol sa bagay na ito na napakalaki nga ng halaga ng coin na kanyang napulot sa kanyang pamamasura na bagay na ikinagulat ni Boss Toyo sa kanya pong video na mapapanood natin. So, panoorin natin, ganito po kalaki ang halaga ng coin na kanyang napulot. Nung malayuan, buti hindi niya ano pa sa mga po, sa mga... Hindi ko po nang nalapit sa mga coins na nangyayal lang ako mga mystery sa 30, ano po na. Jackpot. Jackpot ka. Uy. Ilan? Yan, 33 point something. Tama nga, galing Sir Angelo. Yan, okay. Alam ko yan kasi nakakuha rin ako recently ng... Ilang karat yan? Ilang karat to? Well, ang 91 point something is... Ilang ba? 21? Papalagay yung timbanga doon. 21? Hindi. Ano ba? 91 point... something grams. 21 yata yun. Hindi ako nagkakabali. Sorry, 21. Kasi 99.9. 24. Oh, parang so, parang 21. So, magkano ang halaga niyan? Ito muna. Okay. Ito, dito muna tayo, madama. Kasi may binabi siyang price sa akin. Sabi ko, una pa lang, imposible. Kasi, nakita ko, kung totoong gold to, imposible. Ano? Magkano yung price? Ha? Ano yung price? Ayoko muna sabihin. Ah, okay. Okay, sige. Hindi natin sabihin kung magkano niya lang binibenta. Sige, sige. So, Ito, ang benta ko nito sa shop, mga 1,000 to 1,000. Depende sa condition. Oh, 1,000 to 1,000. Ito. So, ito, pwede ko itong bilhin ng 1,000. Pwede, pwede. Oh, 1,000 na eh. Okay. So, okay. We're getting there. We're getting there. Hmm.
Ito naman, ito san. Kala ko 'yan lang sa mga pangbagong taon eh. Yung ay, mga yung chocolate. Oh, lagi natin sa natin. Oo. Sure ka na gold 'yan, ha? Oo, oh, gold dito. Okay. Oh, hey. Yan, sa unang ano pa lang, unang salat mo pa lang, gold. Kung bronze ito, magaan pa dito yan. Kasi habi ko yung kulay, akala ko kanina, parang bronze. So tinignan ko, may nakalagay nga na fine gold. Fine gold nga, mali lang yung spelling. Pero F-Y-N eh, naman ibigay fine gold. F-Y-N. E, gold, tama. Fine gold. Hindi nga L eh, fine gold. Ah? Fine gold, nakalagay yung fine gold. Tapos 1 ounce fine gold. Magkano yung ganyan? Baka ako alam ko magugulat si nanay dito. So ito, fine gold siya. Sinusunod niya, dahil nga common siya na gold coin, halos walang collectible value ito. Oo. Oh. Sinusunod lang niya yung gold price. Eh. Ah, kumbaga hindi siya collectible item, pero dahil gold siya, gold price siya. Oo. Oh. Okay. Gold price, oo. So kung sa 33 grams, sa 33 grams, 34, 33.9 na, oh, 33.9 so, magkano? Grams. Roughly in peso terms between ano, hindi ko ano, top of my mind lang ah, yung last na chine ko yung gold value. Siguro between 100k to 110k. 100k! 100k! Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And please do follow me on my TikTok account, DarEdsTV. God bless everyone. See you on my next vlog.